Mga budingting, meron tayong bagong dating. So ito ay galing pa ng Malabon. So pinalalamove lang po yan sa atin. Kumbaga ito ay ano, kung tawagin to, pasalob. Galing ito sa isang ano technician, co-technician natin. So ni-refer sa atin. So, subukan natin kung mali-refer natin yan. Ha? Dami natin mga ano, laptop sa ilalim. Anyway, subukan natin kung mali-refer natin ito, mga buting-ting. Ang sabi po sa akin ng aking co-technician, ito po daw ay may charging indicator, may power sa power button, pero walang display. I'm not sure kung walang display or black screen or ano. So, parang ganoon ang pagkakasabi sa akin. I-ayos ko lang muna 'tong ating ano, ha, camera. Tatanggalin ko muna sa bag. Plastic bag ito ang ating repair. Hopefully, ma-repair natin ito. Balot na balot. HP i58 Gen. Check natin yung charger. So sigurado to, may walang problema sa charger kasi galing ito sa technician eh. Pero check pa rin natin. Meron tayong 19 volts. Good yung charger natin. Press natin yung power button. Kung ito ang may power. Ay, wala yata ang battery ito eh. Ay, hindi. Try na lang natin isaksak yung charger. Saksak natin yung charger. Walang power eh. Nakasaksak na yung charger natin. Pero walang power. So no power pala to. Nakasaksak ang ano, nakasaksak ang charger. Tapos yung power button. Ay, hindi, meron. Kulay puti pala. Meron pala. Press natin yung power button ulit. Kulay puti pala yung ilaw, kaya parang ano. Press ulit natin yung power button. Check natin yung caps lock kung na ilaw. Umiilaw yung caps lock pero namamatay din agad. Press natin power button. May ilaw.
Meron na mamatay din agad. Sige. Kala ko no power eh. Buksan natin siya kung ting-ting. Huwag na natin patagalin. Huwag na natin charger. Huwag na bukas ko. Saan na yung ayun? Wala ko, nawawala na ito. Buksan natin. So yan, nabuksan na natin mga budingting. Meron siyang SSD. Meron siyang dalawang RAM. So try muna natin siyang i-basic. Try muna natin siyang basic. Magaling natin yung RAM. Press natin yung power button. So meron siyang may ilaw siya pero namamatay din agad. Press natin ang power button. Makikip na makamatay agad. Try natin palitan ng ibang RAM.
So, check muna natin, bebasic lang muna natin, kumuting-ting ha. So, may ilaw, may ikot yung pan. You know. Bubuhay na siya pero namamatay. Press ulit natin yung power button. Pa rin. Pero nabuhay na siya kanina eh. Try natin reset yung CMOS battery. Reset. Press ulit natin yung power button. So, napatay ulit. Hindi natin yung battery. Press natin yung power button. Press ang power button. So nabuhay na kanina pero namamatay ulit. Press natin power button ulit. So meron siyang ilaw. Umiikot yung fan niya, umiikot. Tingnan natin kung magkakaroon na mamatay eh.
Sapa. Ayaw pa rin. Imposible naman yung dalawang memory, yung RAM memory niya parehong sira. So, try natin tanggalin to. Ubaran muna natin siya. Test natin yung power button ulit. Umiikot ang fan. So, meron tayong ilaw na nakukuha pero hindi umigit yung fan, umigit ang fan, namatay ulit. So, binibasic lang muna natin mga buting-ting ha. Umiikot ang fan. Namatay. So, ibig sabihin, hindi siya RAM. Imposible naman kasi dalawang RAM stick niya may problema eh. So, try ulit natin. Ay ko lang ulit ano yung ba i-CMOS.
So talagang namamatay talaga siya. Naghahanap siya ng memory. Tunog. Kakabit natin yung memory niya. Why natin. Mamatay. Pero kapag walang memory, tumutunog siya. Tingnan natin kung saan, kung mamamatay ba siya o hindi. Ngayon umiikot ang fan dire-diretso. Hindi siya namamatay. Umiikot ng malakas yung fan. O, patay natin. Buhay natin ulit. Umiikot na yung fan. Namatay ulit. Okay. So, try na natin mag check ng mga ano component.
dito mababari din natin. Mababari ito. Ganyan natin battery. Tumaas. Pag nakakabit yung battery, may short. Pag nakakabit yung battery natin, meron siyang short. Natin na. Oh, pag nakakabit yung battery, pag nakakabit ang battery, short it. Pag nakatanggal, hindi. Check tayo ng voltage.
Check natin kung kompleto yung mga boltahe niya. Check natin bias niya kung mayroon 3.3, meron naman. Pag may 3.3 sa bias, meron tayong 3.3. May 5 volts tayo present. Present ang 1.2. Present ang 3.3, 0.9 present, present ang 1.5, 0.7, 1.7, buhay siya kabuting-ting. Boy siya. Reboot natin. May problema tayo sa battery. Kaya pala kapag nakasaksak ang hindi nakasaksak ang battery. Pag sinaksak ko battery baka mamatay. Hindi siya mabubuhay. So patayin muna natin ah. Tanggalin natin yung long press na lang. Long press natin. Okay. Nakabit ko battery. Check natin kung mabubuhay si computer. Press natin yung power button. Mabubuhay siya. So, test muna natin. Memory test muna tayo. Check natin yung mga memory niya.
So ang estimated time ng memory testing niya is 1 hour. So ipo-pause ko muna, then saka ko na lang siya i-play ulit. So yung memory ano natin, memory check natin, pass naman siya. So wala tayong problema sa memory. So punta tayo sa menu. Check natin yung hard. Wala tayong storage. So exit muna natin. So papatayin muna natin yung ano, yung laptop, kakabit natin yung storage niya. Long press natin. Okay. Nakakabit ko din yung storage niya. Press power button. Storage test tayo. Quick check na lang tayo, ha? Wala pala siyang ano. Hard drive. Quick check. Smart check failed. Nagpe-fail tayo sa ano, sa storage niya. Exit natin. Tingnan ko kung makakapasok sa Windows. So nakakapasok naman tayo sa Windows. Ano natin specs. Core i5 16 gen. Core i5 8 gen tapos 16 gig. 16 gen ina. Core i5 16 gen. Check natin yung storage niya. So meron siyang, tingin ko 256 to. Tama ba?
Dito naman natin yan dito eh. Hindi nakalagay rito. Yun, 256 mo. So, 256 mo. Tatakbo natin siya ng checklist. So, ini-scan ko lang muna yung system niya, mga kabuting-ting. Kung mapapansin nyo, ayan. Nag-i-scan siya. Nag-check muna ako ng ano. Nag-run muna ako ng system file check. System file checker.
So nag-run din ako ng yun nga yung kanina at natapos na yung system checker natin. Corrupted daw yung ano yung files. Pero successfully repaired naman. Sige, try natin siya ngayong i-assemble kung mabubuhay. So, shutdown ko muna siya. Shutdown muna natin siya. Shutdown. Ibig natin itong CMOS battery niya. Ayan. Nakakabit yung battery. Dalawang RAM. Okay. So, try natin assemble. Siyang assembling ulit. So, hindi ko na muna siya ilalock para makita natin kung mabubuhay. Press natin yung power button. Ayun, nabuhay. Naka-zoom pala yung ating ano. So yan, nabuhay siya. So siguro ang gagawin natin dito sa ngayon is obserbahan na lang muna natin. But kung hindi siya, wala tayong encounter na problema, i-declare na natin siya ng ano, fix. Ayun. So set up muna natin yung date. Dahil nagtanggal tayo ng CMOS battery kanina. Ni-reset natin siya. Set up ko lang muna yung ano niya. November 12. So ngayon ay November 12, 5:25. 26 na natin. Okay. So buhay na siya. Natin i-connect sa Wi-Fi. Okay.
Mali pa rin. Na tayo. Try natin mag-YouTube. Try natin mag-open ang YouTube dito. Siyempre, buksan natin yung ating YouTube channel. Magandang araw mga kabuting team. Meron tayong gagawin ngayon, isang video card galing pa na Valenzuela. So yun mga kabuting ting, I think dito na lang tayo magtatapos kasi okay naman siya, nabubuhay naman, and magagamit naman natin siya ng maayos. Try natin i-restart ulit. So last na to, restart din shutdown. Tingnan natin kung mabubuhay. Buhay na ulit. Try naman natin i-shutdown ngayon. Shutdown. Then buhay natin ulit. Pag nabuhay, solve na yung problem natin. Okay, buhay natin. Buhay na. So, fix na yung laptop. Ang again mga kabuting-ting, kung meron po kayong gustong ipa-repair, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel para hindi naman po mababasa ko naman po yung mga messages nyo. Ayan, pinatay natin. So, kung malayo po kayo, basta along Metro Manila, sagot nyo po yung shipping. Kagaya po nito. Itong laptop na to, pinadala lang po sa atin to by Lala Move. So, pinadala po sa atin ng ating, ng Kotec natin, Kotec Mission. Dahil hindi niya ma-repair. So, sinagot po nila yung, yung shipping nito. Back and forth po yun, ha. Basta along Metro Manila. Pagka provincial naman kayo, like mga malalayo, pwede nyo naman po yung pa-ship. Via LBC or JNT or kahit na anong courier kung saan po kayo mas komportable.
Ngayon, fix na po natin yung problema ng laptop. Kanina hindi po siya nabubuhay. Nag-auto shutdown po siya kanina. Then, chinek naman natin yung mga voltage. Kompleto naman yung voltage. Then, nag CMOS reset tayo. Ayan o. Ang bilis. So, yun mga kabuting-ting. Okay na po itong laptop na to. Kung basta mag-message lang po kayo sa ating YouTube channel para po ma-receive ko yung ano nyo. Yung mga gusto nyo ipa-repair. So, yun lang po. Maraming salamat mga kabuting-ting. And ingat po tayo palagi. Salamat po. Bye-bye.